So, tax bookkeeping, ito po yung inyong inaatinan at ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit importante ang tax bookkeeping. Number one, number two, ano ang purpose ng tax bookkeeping? Number three, ano ho ang pagkakaiba nito sa financial bookkeeping o managerial bookkeeping? And of course, paano yung pagbubookkeep? So, ito ho ay batay ho sa batas ng Pilipinas. At ako po ay isang certified public accountant. Meron na po akong 35 years of practice at acclimation to. So, nakasulat po dito, paano ini-implement? Yun yung sasagutin natin. Paano ho ini-implement ng isang revenue officer yung batas ng internal revenue law? Okay. Ito ho, nakasulat. Galing ho ito sa Revenue Audit Memorandum Order. Ito. So, kung wala ho pa kayo niyan, pwede ho niya yung i-download sa internet. Available ho yan. At madali naman hong makakuha. Makapal ho yan. Isang libro. Parang ganitong libro ho yan. Libre ho yan. At sana, magamit ho ninyo. Okay. Ang tanong na naiwan natin, paano ino-audit? Kasi pag alam natin paano ino-audit, alam natin paano mag-bookkeeping. So, ang subject matter dito, mga ka-taxpayer kong mahal, Updated Handbook on Audit Procedures and Techniques. Sabi dito, a quality audit is the examination of taxpayers' books and records insufficient that for the purpose of ascertaining the correctness and validity of entries and the propriety of application of tax law. So, ang objective pala is i-ascertain ng mga revenue officer yung correctness, validity ng entries. Ayun. Saan yung entries galing? Eh, napakasimpleng tanong nun. Itong entries na to, eh, galing yan sa books. Na yung books, kinuha niya sa records. So, sa madaling salita, meron tayong document. Yung document pumunta sa books of accounts at pumunta sa BIR form. So, ganyan yung procedure ng BIR. So, ang susunod na tanong is, ano yung gagamitin? Paano i-determine yung correctness at saka yung validity? Hindi lahat ng entry ay correct. Yun lang sinasabi rito. Hindi lahat ng entry ay valid. May valid entry. Referring to accounting or bookkeeping entry. May correct entry. So, paano o ano yung standard na ginagamit ng BIR? Maliwanag dito sa sinasabi nito. Pag nag-audit sila, ang i-a-apply nila ay yung tax law. Maliwanag yun. So, saan i-a-apply yung tax law? Yun yung susunod na tanong natin. Eh, ang simple nung sagot, yung application ng tax law ay i-a-apply sa entry. Na yung entry nga ay nasa libro at yung entry na galing sa records. So, yun yung process ng pag-audit ng BIR. Pabalik, kasi auditor sila eh. Magsisimula sa batas, gagamitin yung batas doon sa libro at record. O, ngayon, naintindihan na natin yung ganun mag-isip ang BIR. Kaya, tuwan-tuwa ang mga taga-BIR. Pag ang ginamit mong financial statement ay gawa sa generally accepted accounting principle, kasi mali na kagad yun eh. May pera na kagad silang nakikita. Yun yung nangyayari. Yung, ang susunod naman nating pag-aaralan is, okay, ano ang purpose? Kasi nga, ano yung, bakit may books of accounts tayo? Eh, pwede naman tayong gumawa ng tax return. Ha? Pwede naman tayong gumawa ng tax return na walang books of accounts eh. Totoo yun. Ang dami-dami kong nakitang taxpayer nakakagawa ng financial statement. Ang galing! Walang books of accounts yun. Mga ka-taxpayer kong mahal, isa ho itong videong ito sa mga
totoong nangyari sa buhay ng taxpayer. Ginagampanan ko ang tungkulin ko na mapaalam, mabigyan ng magandang options ang mga bookkeepers, accountants, lawyers, at ikaw na taxpayer para huwag ka nang matakot. Huwag, kung ano man yung susunod mong desisyon, siyempre hindi ko na alam yon, maaring illegal yung desisyon na yon o legal. Yung mga taong hindi nakakaalam o nakakaintindi ng deficiency tax assessment ng BIR, 99.9% ng kanilang desisyon ay illegal. Ayoko pong mangyari yan sa inyo. Kaya ini-invite ko po kayo na bago kayo umaksyon, intindihin, pag-aralang maigi yung deficiency tax assessment ng BIR. Ito ho ay isang example ng deficiency tax ng assessment ng BIR. Ayan po, preliminary assessment notice. Ang isa pa hong klase ng assessment ng BIR, yung tinatawag pong notice of delinquency. Yung pangatlo po ay formal letter of demand. At yung pang-apat, final decision on disputed assessment. Oh. Ito ho yung number 1 dyan, ito yung number 2, ito yung number 3, at ito yung number 4. Kadalasan, pare-parehas lang naman po yung laman ng kanilang assessment. Paulit-ulit lang, katulad ho nito. Yan. Ito ho ay isa sa mga nag-consulto sa atin. At nalaman nila na maliit lang pala ang babayaran nilang buwis. Okay. At nalaman din nila kailan nila dapat i-protest itong mga ganitong klase ng assessment. Ayan, kung mapapansin nyo, nandiyan dyan yung aking mga lecture sa kanila. Okay? Ito ho ay totoong nangyari sa buhay ng isang taxpayer. Ayan. So, bago ho kayo umaksyon, simple lang naman po yung mga assessment ng BIR. Ha? Sa 35 taong ko nang pagpa-practice bilang taga-hatid ng balita, magandang balita sa mga taxpayer, ay nalaiintindihan itong mga taxpayer nito na hindi pala sila dapat matakot at hindi sila dapat magmadali sa mga maling desisyon. At hindi rin nila na-exercise yung kanilang pagkakamali na kumuha ng maling consultants, bookkeepers, accountants, or lawyer. So, mag-re-release ho ako ng ganitong video paulit-ulit. May mga kasama na ho tayong mga lawyers. Meron na ho tayong legal department. So, kung wala pa ho kayong legal department, lumapit lang ho kayo dito. At kami na po ang magiging legal department nyo. At magkakaroon din ho kayo ng tax compliance department. Kami na po ang tax compliance department ninyo. Available ho kami during office hours. Pasensya na po para dun sa iba na hindi nyo ho makikita yung kabuuan ng mga videos dito sa YouTube o kaya sa Facebook. Ang ibibigay ko lang ho sa inyo ay mga tidbits, okay? Kasi po, yung kabuuan ng video yan, lalong-lalo na po yung nag-consult sa akin, i-re-record ko ho yan at ibibigay ko sa inyo para paulit-ulit ho ninyong mapanood at paulit-ulit ding mapanood ng mga taong pinagkakatiwalaan nyo na magsosolve ng problem po ninyo. At kung kulang ho kayo sa mga taong magsosolve ng tax problem nyo, andito po ang inyong tax specialista. Nag-o-offer po ako ng mga serbisyo pampubliko. Yan po kasi ay nakatadhana sa batas ng Certified Public Accountant. Ako po ay isang CPA at nag-o-offer nga ho ako ng services sa inyo. So, kung kailangan nyo po ng tulong ko, available ho yung aking Facebook account, mobile numbers, websites, at yung YouTube account ko. At inire-report ko rin ho sa inyo, magkakaroon ho tayo ng mga donors. Kung gusto nyo mag-donate sa akin, willing po akong tanggapin yung donation ho ninyo. Kaya lang po, ipadadaan ho natin ito sa
YouTube. So, may tatlo tayong donor levels. Ito po yung level 1. Ito po yung, sa level 1, may mga makukuha kayong benefits. Sa level 2, may makukuha rin kayong mga benefits. Iba naman dun sa level 1 o mas mataas sa level 1. At yung level 3, makakakuha rin kayo ng benefits pero mas mataas sa level 1 and level 2. Maging donors ko na po kayo kasi yung donation po ninyo, gagamitin po natin para mapalaganap po natin ang tamang pagko-comply sa ating batas. So hanggang sa muli mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life.